Baging mapanuri sa pagbili ng karne, lalo't papalapit na po ang Pasko sa Balintawak Market, kumpiskado ang 20,000 pisong halaga ng mishandled meat, kabilang atay na nakitaan pa ng uod. Saksi si Jay Sabale. Imbes na sa chiller para iwas kontaminasyon at bakterya, sa ganitong lagay inabutan ng National Meat Inspection Service ang mga frozen meat na ito sa Balintawak Market, Quezon City. Tinutunaw sa pamamagitan ng pagmamasok, pero lalong delikado ang mga kinumpiskang atay na nakitaan ng mga parasite na maaaring makamatay kung makain. Yung worm, hindi mamamatay yung panito, yung eggs, pwede pong mahawa sa iyo. Pag ito'y nagtagal sa hayop, kaya patay ng hayop. Binigyan muna ng warning ang nagtitinda nito. Ala na, hindi na kami kukuha ng ganyan. Tatapo na lang yan, oh, last na po yun. Sinita rin ang tindahan ito na ang karne, nakapatong lang sa karton. Magiging harborage siya ng bakteriya eh. Microorganism, pwede yung maka-apekto sa kalusugan. Nagdudulas po kasi mahulog yung baboy. Pero kung sabi ni Sir, stainless na lang. Sumatotan, 20,000 pisong halaga ng karne ang nakumpiska dahil mishandle. Gigilingin nila at pakukuluan para gawing pakain sa hayop. Ang mga susunod na mahuling nagtitinda ng mishandled frozen meat ay maaaring magbayad ng multang 50,000 piso hanggang 500,000 piso. Depende sa kung pang ilang offense na. Pwede rin makansila ang NMIS license kung pangatlo na. Ako si Jay Sabale, ang inyong saksi